Nagbabalik action na ang PBA pagkatapos ng 198 days nitong pamamahinga upang bigyan daan ang tatlong torneyong sinalihan ng ating Gilas Pilipinas. Ito ang SEA Games, FIBA World Cup at Asian Games, kung saan dalawa sa tournament na ito ay nakakuha na ginto ang ating national team. Sa pagbabalik ng PBA, marami pagbabago ang naganap kasama na nga dito ang ilang trades, paglipat ng mga players sa ibang team, ipaparada ang mga exciting rookies pati na ang bagong rules na pwede magbago sa takbo ng liga. Kaya asahan natin na mas titindi pa ang aksyon sa ating pabansang liga. Dahil dyan, ang Bola.ph ay gumawa ng team power rankings kung saan ipapakita natin kung sino ang may mga potensyal na maging top contender ngayong bagong season ng PBA, particular na ngayong Commissioner's Cup. Pero paalala lamang, ang PBA power rankings na ito ay base lamang sa mga naganap na trades, mga bagong players at import na nakasama sa kanilang paghanda nitong nakaraang off-season ng liga. Sa number 12, ang Northport Batampier. As we all know, nawala ang kanilang superstar player na si Robert Bolick nitong nakaraang off-season. Lumipat ito sa Japan matapos bigyan ng malaking offer ng Fukushima Firebonds. Kasama pa dito ang royal treatment ng kanyang Japanese team. Pero alam naman natin na bumalik si Bolick sa Pilipinas. Sinakripisyo ang milyones sa sweldo para sa kanyang binubuong pamilya. Sa kanyang pagbabalik sa PBA, wala pang kasiguraduhan kung sa Northport pa rin siya maglalaro. Kaya ang Northport ay aasa sa kanilang opensa sa kanilang magaling na wingman na si Arvin Tolentino. May potensyal na makatulong ang kinukonsiderang dark horse sa Rookie of the Year, ang 4th round draft pick na si Fran Yu. Si Gilas Pilipinas Cadet William Navarro hindi pa makakatulong ng husto dahil alam naman natin na kapabalik lang matapos magtamo ng ACL injury halos isang taon na ang nakakalipas. Tulad ni Navarro, hindi pa din makapaglaro ang 5th overall draft pick na si UP Fighting Maroon star high-flying wingman Sub-Zero dahil sa kanyang ACL injury. Nabawasan pa sila ng big man ng magdesisyon si Arwin Santos na iwan ng PBA at tumalon sa MPBL para tulungan ang kanyang ninong na si Pampanga Governor Delta Pineda na makuha ang kampiyonato. Pero good news pa rin dahil nakuha nila ang Defensive Player at Rookie of the Year ng NCAA, ang maskulado na si 6'5 Cade Flores upang tulungan ng Batang Pierre sa interior defense. Ipaparada din nila ang kanilang Australian import na si 6'8 Benki Joyce na huling naglaro sa NBL1 South Season, isang semi-pro league sa Australia. Nag-average ito ng 16 points at 8 rebounds sa kanyang 14 games sa nasabing liga. Pero syempre, ang pinakakaabangan ng lahat ay si Jan Amores. Number 11 sa ating rankings ay ang NLEX Road Warriors. Intact pati ng kanilang rosters bagamat may alingas-ngas na ititrade ang kanilang alas na si Kevin Alas sa ibang koponan. Pero ang kanilang superstar big man na si Brandon Gadwellas-Roser ay nagpapagaling pa rin sa kanyang fractured leg na nakuha niya noong nakaraang Southeast Asian Games. Saludo kami sa iyo, BGR. Salamat sa iyong sakripisyo para sa bayan. Sa pagkawala ni BGR, pinapirma naman ni Coach Frank Lim, kanyang dating player noong nagco-coach pa ito sa San Beda Red Lions, na si Dave Marcelo, matapos itong i-wave ng Rain or Shine El Lasso Painters. Ang bagong salta din na si Robbie Herdon ay isa sa dapat din pakabangan dahil dito makikita natin kung mailalabas na nito ang kanyang full potential matapos ibangko sa star-loaded na San Miguel Beermen. Isa din sa pakakabangan ay ang Filipino-New Zealander guard at 7th overall draft pick na si Richie Rogers. Dahil ang 6'2 guard ay minsan ding naglaro sa New Zealand Senior Men's Basketball Team. Alam naman natin na hindi basta-basta makakapasok sa senior men's team ng New Zealand kung hindi ka magaling. Kaya isa siya sa ating rookie to watch ngayong Commissioner's Cup. Ang NBA veteran at journeyman na si Thomas Robinson, ang import ng Road Warriors, 5th overall draft ng Sacramento Kings back in 2012. Pero tumagal lamang ng 5 taon sa NBA ang 6'10 big man. Huling naglaro sa Los Angeles Lakers noong 2016-2017 NBA season bilang backup power forward sa likod ni Julius Randle. Ang number 10 natin ay walang iba kundi ang Blackwater Bossing. Walang nabago sa lineup ng Blackwater. Sina Troy Rosario, JB Casio, at Baser Amer pa rin ang offensive threat. Si Ato Ular pa rin ang bahala sa inside shaded lane pero pinakaabangan pa rin ang kanilang second overall draft pick na si Christian David na naglaro noon sa US NCAA Division 1 team na Butler University. Pero questionable kay Christian David ang kanyang health condition dahil tinamaan ito ng ACL injury na nagpababa sa kanyang performance. Ang iba pang rookies tulad nila Clifford Hopia at James Quiquetay ay hindi pa makakasama sa Blackwater dahil kasalukuyan pa silang
may commitment sa ibang liga. Si 6'8 mula sa Puerto Rico na si Chris Ortiz ang kanilang ipaparada bilang import ngayong Commissioner's Cup. Huli nga ito naglaro noong FIBA World Cup kung saan nag-average ito ng 7.2 points at 2.4 rebounds per game. At ang number 9, Converge Fiber Sixers. Sa pagkawala nila Maverick Ahanwinsi at Jaron Tank sa kanilang lineup, malaking katanungan ay kung sino ang local offensive threat ng Pampanga-based telecom company. Biruin mo, 20 points per game ang mawala sa Converge ngayong wala na si Maverick sa kanilang lineup. Makakatulong sa opensa ng Fiber Sixers sina Adjun Melencio at ang reigning rookie of the year na si Justin Arana. Si Melencio ang second local offensive weapon ng Converge noong nakaraang Governor's Cup, habang si Arana naman ay sobrang bilis ng improvement. Pero ang players to watch para sa Converge ay ang mga bagong salta na sina Adrian Wong na na-trade mula sa Magnolia, Mike Nieto na galing sa Rain or Shine, at ang rookie prize na si Sean Winston. Si Adrian Wong ang top scorer sa Converge noong nakaraang PBA on tour na may 16 points per game, habang si Mike Nieto sigurado na gusto may patunayan na kaya niya magtagal sa PBA. Si Shawnee Winston ay isa sa mga superstar player noong naglalaro pa ito sa Lasal. Number 9 overall draft pick last PBA draft. Isa sa mga potential na maging PBA superstar at may posibilidad na maging mainstay ng Gilas in the future. Ang isa pang first round draft pick na si BJ Andrade ay hindi pa makakapaglaro dahil sa kanyang injury. Balik import naman ang ipaparada ng Converge. Ito ay walang iba kundi ang New Zealand big man na si Tom Bogdanovic. Naglaro ito ng isang game para sa Converge noong Governor's Cup kung saan umiskor ito ng 39 points kasama pa ang 10 rebounds at 3 assists. Sa dami ng mga bagong players sa Converge, questionable ang kanilang chemistry na posibleng maging balakid para sa kanilang kampanya. At ang number 8, Terra Firma Jeep. Surprisingly, Terra Firma Jeep could be a top contender this Commissioner's Cup with the addition of two first round picks na sina first overall Stephen Holt at surprise pick Taylor Miller. This is gonna be an exciting team to watch this season. Imagine isang suki ng NBA Summer League at D-League. Idagdag mo pa dito ang kanyang Australian NBL experience kung saan nag-average siya ng 15 points per game. Kasama pa dito ang pag-recruit sa kanya bilang import sa iba't ibang liga sa kontinente ng Europa. O diba? Sino ba naman ang hindi ma-excite na mapanood si Stephen Holt sa PBA? Suot ang Terra Firma Jeep jersey. Makakatulong din si 6'2 guard Taylor Miller mula sa Westminster College, isang Division 2 team ng US NCAA. May average itong 9.36 points, 3.34 rebounds, 2.11 assists at 1.16 steals per game. Spread out na ang opensa ng Terra Firma Jeep na dati ay tanging si Wami Chongson lang ang offensive threat ng koponan na ito. Pagdating naman sa big man, maaasahan pa din sina Eric Campson at Andreas Cahilig. Idagdag pa si Isaac Ko na fully recovered na mula sa kanyang natamong injury, at ang 6'9 na si Kenmark Carino na may Japan B-League experience. Ang Belgian na si Thomas Dittey ang kanilang import ngayong Commissioner's Cup. Maganda ang review dito kay Dittey. Sabi nga nila, parang Christian Stan Hardinger na may outside shooting ang laro nitong 6'8 import ng Terra Firma. At ang number 7, Miralco Bolts. Halos walang pagbabago sa lineup ng Miralco. Nasa Bolts pa din ang kanilang top scorer na sina Alain Marisi at Aaron Black, kasama pa sina Chris Newsom, Cliff Hodge, Raymond Albasan, Chris Banchero, Anjo Karam at Pong Quinto. Pero ang kapansin-pansin ay ang pagpapalakas ng kanilang frontline. Ito kasi ang naging problema ng Bolts noong mga nakaraang season. Hirap sila sa inside shaded lane, lalo na pagkaharap nila ang mga teams na may malakas sa frontline tulad ng Barangay Ginebra at San Miguel Birmen. Kaya nga nitong offseason, kinuha nila ang serbisyo ni 6'8 Norbert Torres mula sa Rain or Shine. At itong ang 3BA draft, hindi na nila pinakawalan ang 6'9 big man na si Brandon Bates. Si Brandon Bates ay naglaro ng ilang season sa DLSU Green Archers bago ito bumalik sa Australia noong tumawa ang pandemic, upang doon na lang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Sa Australia, naglaro siya sa isang semi-pro league upang pagandaan ang kanyang pag-akyat sa PBA. Ang Bolts ay ipaparada si Suleiman Bramo bilang import matapos palitan ang unang napili nilang si Ferron Hunt dahil hindi na-impress ang coaching staff sa laro nito noong sumali sila sa Doha International Basketball Championship. Bukas sa part 2 ng ating video, aalamin naman natin kung sino ang top 6 ng ating PBA Power Rankings.